with the gorgeous, fantastic, and fabulous Miss Mike. Hello guys, good afternoon. Welcome to my channel. Now today, mag-explore-explore tayo guys. So, let's see kung ano yung mga pwedeng makita sa side streets or sa streets of Kuta, and then we'll end it in Kuta Beach. So I'm gonna vlog about Kuta Beach as well. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga eksena dito. Sa Kuta Beach, how is it different sa Canggu? How is it different sa Berawa Beach and sa Batubulong Beach? So, come on! In Bali, going 3 weeks. I went to Canggu for 1 week, and then Ubud for 1 week, and then here. What? No. So nandito na tayo guys sa parang tourist center, yung parang center ng mga ng center ng Kuta where the tourists are. Now if you'll notice, ibang-iba na dito yung mga paninda, unlike what you get in Ubud, in Canggu. Dito guys parang na siyang mga paninda sa Thailand na mga imitation. Tapos yung mga normal modern products na while in Canggu in Ubud, the very traditional products na sila mismo, local products na sila mismo may gawa. Dito parang mga galing ng China, galing ng kung saan sang bansa. So that's the difference. I'll show you more about it. So ayan siya guys, you'll see big hotels here like that building, that's Mercure Hotel, and then mga katulad dito, mga shops na mga matitinong shops, maganda tingnan. Tapos ito, para mga shopping places. So meron akong nakatatanaw dito guys na parang shopping area na malaki, na parang local. So gusto kong puntahan kasi gusto kong makita ko ano ang mga paninda dito. Tara, join me guys. So ayan, you have magnets. Ang ganda ng mga magnets guys, like board, surfboard magnets. Ito guys, gustong-gusto ko daw. Makikita niyo yan, oh, that flower Bali. Ayan. So let's explore kasi mukhang malaki dito sa loob. Ayan, tapos pakita ko na lang sa inyo guys pag may nakita akong maganda. Ayan guys, ibang-iba na yung choices ng mga paninda dito sa Kuta compared sa Ubud and Canggu. I like it there kasi very very traditional, very local. Dito, these are mga paninda na parang may China influence. Parang iba galing na ng China, galing na ng Thailand. Not specifically, alam mo yun, Balinese local products. Ang ganoon. And then guys, you have this big hotels already. Now, hindi siya katulad ng mga hotels sa Canggu na parang very Balinese talaga ang vibes. Ito parang more on modern. So there, this is the street going to the beach. I guess this is called Ligian Street. Tapos ano na siya, hindi ko na masyadong maramdaman yung the traditional and the local Balinese vibes and look and aesthetic kasi parang more on modern. Na kung nakapunta na kayo ng Pattaya, ganito ang itsura sa Pattaya guys, very much the same. So parang
for you, if you wanna travel, kailangan yung itry ang Canggu and Ubud. Huwag lang sa Kuta, kasi doon yung lang may experience yung Balinese vibes and culture. Dito, medyo, since it's a city, and since it's modern, hindi na ganun ka damang-dama yung Bali feels, ganon. Ayun guys, oh, kung nakikita nyo, party ano siya, party bus. Habang umiikot, umiinom ka ng mga kung anik-anik na alak sa bus, nakakaloka. So ayun guys, malapit na tayo sa beach. Now, this one is Pullman, papakita ko sa inyo mamaya yung front niya. Tapos ito ulit guys, oh, para siyang party bus. So, you're in a bus and you'll drink, you'll get drunk while cruising around the city. Ayan o, ang ganda. So this is Pullman Hotel guys. Ang laki niya. Ito yung gilid niya. Tapos ayun yung front. Pakita ko sa inyo mamaya. So let's just enjoy and explore till we get to the beach, and I'll show you the beach. Pero parang masyado pang mainit ngayon. So I'll wait hanggang sa medyo dumilim-dilim. Mga around 5. It's just 4:20. So ayan guys, parang sa Pilipinas din lang, inihaw na mais, nagtitinda sila dito, and ayan mani, nilagang mani. So we're now here in Ligian Beach. Look at the structure, ang ganda. This is the gate to heaven. Ayan, and that's the Ligian Beach. Now, papakita ko lang sa inyo guys yung pinaka-entrance ng Pullman Hotel. Ayan. That's the Pullman Hotel for you guys. This is the entrance. And there's the sign, the fabulous Pullman Hotel in Bali, Ligian Beach. So, I remember, malapit din ako sa Pullman Hotel when I was in Ho Chi Minh City there. So, when you go right on this entrance, guys, is the beach. So, come on, let's check out the beach if okay na ba siya for hanging out. Kasi medyo mainit pa pero meron naman mga beach umbrellas. So ito guys yung itsura ng Kuta Beach. Much different than like Berawa Beach and Canggu Beach and Batubulong. Because this one is very busy. Ang daming tao, ang daming stores, ang daming mga beanbags and chairs. Ayan siya. Tapos may ano talaga siya guys, may walkway talaga siyang ganito. Nakikita nyo yan. Tapos nandun is a main road with beautiful hotels and all big hotels. Samantalang yung Berawa, Batubulong and Canggu is very local. Mayroong mga local hotels na social pero hindi ganito na mga big names like Pullman and all. So, and then this is a major surfing beach. So ayan, kung makikita nyo, ang daming mga nagsusurf. So I guess I'm gonna be looking for a place to sit and order some beer and chill. So there. So dito ako guys, uupo sa pink bags. Ayan o, oh, cutie. Tapos looking at the keme, inayos ni kuya yung ano, yung chika. So, ang ganda ka. Ha! There. No. Ayan. So, tingnan nyo na lang, guys. Natatanaw dito, guys, yung airport. Ayan yung airport, guys. Oh, asan na ba? Airport yan. Ayan yung airport. So, tapos pag pumunta ka doon, ang dami pa. Dire-diretso yan, guys, hanggang Canggu. So, lakad ka lang ng lakad kung kaya mo. So, there. So there guys, I have to end the vlog here now kasi papadilim na. So ipan around ko lang para makita nyo yung itsura ng Kuta Beach pag madilim na, okay? Pagpapadilim na. Those are the stores. Nagtitinda ng mga inumin, ng mga alak. Tapos you'll see may mga romantic lights here and there. Tapos ayan yung mga beanbags. Tapos ang daming mga tourists and may locals as well. Naliligo. Tapos himala ngayon, wala nang nagsusurfing. Kahapon madilim pa, madilim na may mga nagsusurfing pa. So ayan, there's a beautiful kite up there. Ewan ko kung nakikita nyo. Tapos ayun, doon sa part na yon, ang daming mga ilaw. Mas maliwanag kesa dito. So there guys,
ganun ang ano, ganun ang eksena dito. Masaya, very chill. Kung gusto mo lang magpahinga, kung gusto mo lang mag-relax, ganun. Medyo, ewan ko lang, tinamaan ako ngayon ng ano, ng parang konting lungkot. Alam nyo yon, yung parang, this is the first time that I felt this. Yung ko lang naramdaman yung parang naging emotional ako. So, hopefully, mawala. Libangin ko na lang sarili ko. That's why, pumunta ako ng beach. Nag-chill ako dito. Kasi kung magsistay lang ako sa hostel, though marami namang nakaka-chika sa hostel, pero parang, I just wanna go out and enjoy here. So, by the way guys, mention ko lang, napakaganda ng infrastructure dito sa Kuta Beach. Kasi, in every meter, o basta meter or so, merong paid toilet. So, para hindi ka iihi doon sa tubig. Now, medyo mauubos nga lang pera nyo kung maihiin kayo at umiinom kayo ng beer. Kasi, that's 5,000 every visit. So, what if naka-ano ka? Nakasampu ka, diba? So, medyo mahal din siya. So, yun guys. Thank you so much sa pagsama nyo sa akin today. And, I still have like 5 days to go. So, marami-rami pang vlogs. Hopefully, I would find like topics or inspiration on what to vlog about. So, again, don't forget to subscribe. More vlogs, more travel vlogs. Thank you so much. Have a great day and God bless. Mama! Maraming salamat. Please follow and subscribe. God bless!